On the board. Hi guys! Tara, samahan niyo ako dito sa napaka-unique na restaurant na sila ang nagpauso at nagpasikat kaya talagang binabalik-balikan pa at dinadayo ng taga-malalayo. Plus may napakagandang view pa. Ito ang Cocina Valentin na located lang sa may tapat ng Poway Church, Ilocos Norte. Simple lang yung design ng restaurant nila pero napaka-homey, ang ganda ng ambience, very spacious, at higit sa lahat, tapat pa ng Poway Church na puntahan ng mga turista. Okay tayo. Ay wow, ang ganda dito sa taas. O diba, tignan nyo naman ang ganda ng spot nila dito. Kaya mas lalo kang gaganahan kumain. Nabigyan pa nga tayo ng chance makita kung paano nila ginagawa itong napakasikat na pizza nila. Bukod sa ang unique na ng idea, sa kanila daw nagsimula ang mga to. Imagine yung masasarap na ulam nilagay sa pizza. Hello everyone, I'm Rico Diaz and this is Eric Juan. And we're here to welcome you guys to Cocina Valentin. So all of the viewers of Miss Lane, welcome. And we'd like to invite everyone to come and visit us here. We just opened. We've been open for about a year now. The place is called Cocina Valentin. And we're here in front of the Poway Church. Please come visit us, check our social media page. And yes, we hope to see you here in Poway, Ilocos Norte. Thank you guys. So ito na yung longganisa with tinakbet and bagnet. Then sukang Iloco chicken wings. Mabali, ito po yung gamit seafood pizza. And then this one, quesong puti pizza. This one po is bagnet pizza. Ito po yung pinakbet pizza at longganisa pizza po. Ito po yung pancit losay po, Ilocano pancit. And then with tomatoes, onion, and Ilocos longganisa, then egg po na boiled po. Ang unique na nangyayari kasi sa pancit losay is hindi siya available whole day. So kailangan mo siyang puntahan doon sa pagawaan, which is available at like mga 3 a.m. until madaling araw. So usually yung mga gumagamit o kumakain po ng pancit losay is mga lasing. Okay. Ilokan nagpapausaw. Yes, well, then with ano po, pag-goong din po siya. Okay. Thank you. So guys, nandito tayo sa may Cocina Valentin. At na-try natin sa kanila yung famous longganisa pizza at bagnet pizza at pati yung pinakbet pizza nila. So ito ang pinagmix na nila lahat dito. At maganda dito, yung bagnet nila dito, nilalagyan pa nila ng dinuguan sauce. Sobrang nakaka-curious. Dito lang meron sa kanila, guys. Try na natin. Siyempre, lalayo ka pa ba? Unahin na natin yung longganisa. Ito yung ginawa natin kanina eh. Ako yung nag-toppings nito. So try muna natin tong longganisa pizza nila nang walang sauce. Alam nyo ba guys, sa buong Ilocos Norte, dito ako na-impress sa kanila. Kasi lahat ng longganisa nila dito, hindi sila naglalagay ng extender, purong meat talaga, purong pork. May halong taba, pero konti lang, right amount, pero walang extender. Kaya pagka authentic longganisa ng Ilocos, asahan mo, good quality. Sarap guys, wala pang sosa. Kasi naglagay din sila ng pesto eh. Type ko yung lasa ng longganisa nila. Not too garlicky, not too salty. Nababalansi ng cheese. Sarap. Tapos may sibuyas pa. Ngayon, samahan natin ng sauce. Meron silang special sauce dito na para sa longganisa pizza lang. So ito, suka daw to eh. Ayan. Tapos may sibuyas at kamatis. Mas sumarap. Mas nag-level up. Kung kanina, masarap na siya, pero simple. Pero nung may sauce, nag-level up. Kasi yung lasa ng sauce nila, manamis-namis na maasim. Tapos yung freshness na sibuyas at kamatis, nag-a-add pa ng flavor. Masarap. Actually, itong sauce pa lang, panalo na eh. Sama mo pa to. Sarap. Worth matry. Okay, so ito yung bagnet. So ito naman yung sauce na ginagamit. With bagoong na isda, sibuyas at kamatis. Sana yung dila ko. Kasi at first, unang bite mo, medyo kakaiba eh. Bago sa panlasa eh. Kasi may bagong isda eh. Tapos, may kasamang sauce ng dinuguan. Tapos, may bagnet pa. So, halo-halo na yung lasa niya. Pero, surprisingly, masarap siya. Strong yung lasa ng bagong isda. Pero, bakit siya sa pizza. So, kukontian nyo lang kung medyo ayaw nyo ng too salty. So, ito ng gulay. Try natin. Ito rin. First time sa kanila. First ever pizza na may pinakbit. Puro gulay.
konti yung pakbet sauce. At juicy, every bite mo dun sa mga gulay. Pero, hindi mo na masyado mahahalata na may gulay. Texture na lang. Like yung sitaw, yung okra, yung talong. Para ka na lang kumakain ng regular na pizza. Sarap to ah. Pwede sa mga bata, lalo na yung mga bata na ayaw nagbe-vegetables. Ito pwede mong pakain. Hindi nila mahahalata na gulay. Then ito naman yung sizzling in sarabasab nila. Crispy tadjang. Yes po. Tapos siniga. Nabagnat po. Ito, ano po ito? Puki-puki po. Puki. So ito yung tinatawag nilang pansit lusay. So kakaiba din dahil ngayon lang ako nakakita ng ganitong pansit. At hindi ito available all day ah. So may specific na araw lang or time na available to. Kasi mabilis daw masira. And ang sahog nito may itlog, kamatis, sibuyas, of course, longganisa. Try natin yung pinakapansit nila kasi yun yung kakaiba sa kanila dito. Oh wow, bagay din pala yung longganisa sa pansit, no? Masarap. Crunchy pa rin. Ang sarap. May taba. Alam niyo naman ako mahilig ako sa taba. Pero of course in moderation. Hindi naman lagi. Ang sarap. Kasi yung asim niya, saktong-sakto sa gusto ko. Yung mapapangiwi ka sa asim. Pati itong puki-puki nila, may toppings din ng longganisa. Kahit saan tayo magpunta may longganisa. Diba? Ay, isang chunk oh. Strong yung lasa ng grilled talong, smoky flavor, nandun yung lasa. Ang strong ng lasa niya, malalasahan mo talaga. Tapos samahan mo pa ng longganisa. So nag-level up pa. Ang ganda ng combination, masarap. Tapos may kasama pang itlog, may kamatis, sibuyas. Wala na, sabog na yung lasa niya, napakasarap. No joke ah, masarap talaga. Lalo na juicy, ang dami niyang katas dahil sa dami ng kamatis. Grabe sa lambot. Wow. Nagme-melt sa bibig. Ang sarap. Manamis-namis yung lasa niya. Tapos may garlic pa. Yan. Paano ba masasabi? Hindi barbecue flavor to eh. Basta may tamis siya eh. Basta masarap. Ang hirap explain. At sobrang lambot niya. Ang juicy rin. Ang lambot. At nag-level up pa yung lasa niya nung nag-add tayo ng sauce. So kung kanina, manamis-namis siya, nag-add tayo ng sour flavor. Sarap. Ang lambot, grabe. Hindi ko in-expect na ganun kalambot kasi ang kapal niya eh. Ayan o. Pero sobrang lambot. Panalo. Mm.